You got to be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Isa sa pinaka-interesting na personality sa NBA ay si Kawhi Leonard. Mas nakilala lalo siya nung napa-champion niya ang Toronto Raptors sa taong 2019. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa kanyang NBA career, ay may mga masakit din na pangyayari sa kanyang personal na buhay. Tara na mga amigo, pag-usapan natin ang kanyang buhay bago siya napunta sa NBA hanggang sa kasalukuyan. Si Kawhi ay pinanganak sa San Diego, California, na kung saan ay bunso siya sa limang magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay nagkahiwalay at doon siya nakatira sa kanyang ina. Habang ang kanyang ama naman ay may sariling negosyo ito na isang car wash sa Compton, California. The city of Los Angeles as a whole was ranked one of the most crime-ridden cities in the United States. Due to this negative exposure from a young age, Kawhi became visible to the damaging influences and harsh realities associated with the streets, including drugs, gangs, and prostitution. Year 2008, nang naranasan ni Kawhi ang pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Binaril at pinatay ang kanyang ama sa loob mismo ng kanyang car wash na hanggang ngayong 2019 ay wala pang nahuling suspect sa krimen na yon. Parang bumagsak ang mundo ni Kawhi nung panahon na yon dahil hindi lang ama ang nawala sa kanya kundi pati ang pagiging mentor at best friend dito. Nung nasa senior high school na siya ay naging four-star recruit at nag-offer ang mga sikat na college universities tulad ng UCLA, UEC at Michigan, pero mas pinili niya ang San Diego State sa California. Sa kanyang dalawang season sa San Diego State ay nanguna siya sa scoring at sa rebounding at nagpakita rin ito sa pagiging magaling na defender dahil sa haba ng kanyang wingspan na 7 feet 3. At maliban pa doon, meron din siyang high basketball IQ. Kaya maraming mga NBA scouts ang nakatutok sa kanyang sophomore year pa lang sa college. At nag-decision nga to na magpa-draft sa NBA pagkatapos niyang malaman na sigurado na siyang mapili sa first round pa lang. Kinuha siya ng Indiana Pacers sa 15th pick noong 2011 NBA draft at after 5 minutes pa lang ay na-trade na agad siya sa San Antonio Spurs kasama ang dalawang players na kapalit ni George Hill. Marahil kaya siya na-trade ay nandun na si Paul George sa Indiana na halos kaparihan ng kanyang laro. Sa San Antonio ay nakasama niya ang tatlong future Hall of Famers na sina Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker. Dito siya mas lalong nahasa dahil na rin siguro sa coaching style o sa sistema ni Coach Popovich. Nakalaban nila ang Big Three ni na LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh ng dalawang beses noong 2013 at 2014 sa NBA Finals. Natalo sila noong 2013 pero nakabawi rin noong 2014 at naging Finals MVP pa si Kawhi. Sa taong 2015 naman hanggang 2017 ay di na sila nakabalik ng Finals dahil sa mga injuries ni na Duncan, Ginobili, Parker at pati na rin kay Kawhi. Dito na rin na mayagpag ang Golden State Warriors ni na Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Sa taong 2018 naman ay naging controversial si Kawhi at ang management ng Spurs dahil gusto na siyang palaruin sa regular season kahit na ayaw pa niya dahil sa injury na siya mismo ay alam niya na hindi pa niya kaya. Pero ang team doctors ay nagbigay na kasi ng go signal na pwede na siyang maglaro. Ganun pa man, nagpasikat opinion si Kawhi at medyo may naging lamat na ang kanilang relasyon dahil sa issue na yon. Kaya nagdesisyon ang Spurs management na i-trade siya sa Toronto Raptors kapalit ni DeMar DeRozan. At ngayong taon nga sa 2019 ay nasaksihan natin ang kanyang kampyonato sa Toronto Raptors at nakuha niya rin ang kanyang second finals MVP. At sa aking opinion,
ay sigurado akong nagsisisi ang Spurs management sa pagtrato nila kay Kawhi. Ngayon ng 2019 to 2020 season ay maglalaro na siya sa Los Angeles Clippers at magiging kasama niya ang All-Star Day na si Paul George. Maraming salamat mga amigo at sana'y nagustuhan niyo ang topic nito. At kung meron na kayong gustong pag-usapan natin, paki-comment lang. At sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Shoutout ka pala sa kaibigan kong si John Evangelista Garcia.